yun ang ginagawa doon. Kaya po eh, nakakapagtaka kung bakit itong mga taong to ay nagsisiga-sigaan dito sa Las Piñas. At ang balita ko, ang empleyado ang natatakot dito sa sigang ito. At kanina rin, nasundan po natin yung nagrereklamo tungkol din sa bayaran sa kanyang lisensya. Kagaya po nung change address. Ang sabi nga, babayaran daw po yun. Ang tanong, magkano po? Yung sa kabila, sa number 3, 195. At doon naman sa kabila, 395. Pagdating naman sa kabila, 300 daw. Alin ba talaga, kuyang, ang totoo na singilan? Pakitawagan mo ang LTO, no, ng Las Piñas para na sa ganun ay malaman natin kung bakit, sino ba itong Arthur De Luza na namamayagpag dyan sa nasabing lugar ng Las Piñas. At bakit kinatatakutan ito ng mga empleyado ng LTO? May virus? May virus siya? Ah, tama, ano? Baka nga may sakit na virus. Ano? Baka may sakit nga ito, nakakahawa. Kaya takot na takot itong nasabing mga empleyado. At yan po yung sinasabi natin, ano, na eh buti nakakapanood ka pala, no, ng programa ko, ha? Sabi ni kapatid na Ernie, kapatid, pull ang guest mo kahapon. Kahapon ba yon? Ah, nanonood ka. Ha? Nanonood ka kung ganun. Eh, manood ka na lang. Ha? Huwag ka na mag-report. Doon ka na lang mag-report sa Sabah. Para na sa ganun, ay walang saba-saba. Ayan po. At marami ako ngayon tinatalakay. At kahit papano, gusto man kitang papasukin, kulang ang oras ko. Siguro pag umabot ng 10 oras ko, no, bago kita papasukin, sa dami ng tinatalakay ko ngayon, pasensya ka na. At dito ay makikita nyo po na kung ano po dapat yung inuutos sa inyo, yun ang gagawin ninyo. Eh, hindi naman kayo ang kurman pagkatapos eh. Pag inutusan kayo, kinukontra nyo. Hindi rin naman kayo yung mga kakilala ng tao tapos kinukontra pa rin ninyo. O, di ba? Kaya nakakalungkot isipin na kayo na lang ang umupo sa inyong mga programa. Para na sa ganon, walang magturo sa inyo. Sarili nyo na lamang ang susundin ninyo. Kaya dito, kanina nga, umiiyak yung babae dahil doon sa change address niya na tiga Western Bikutan siya. At nabago po yung nasabing address na yon, yung ang Western Bikutan ay nahati sa dalawa ngayon. Yung dating Western Bikutan, nahati po yun, naging dalawa. Kaya yung Western Bikutan, Port Bonifacio ang naging address. Pagkatapos, pinagbayad yung babae ng 300 doon sa change address. Sabi nga ng babae, bakit ano naman ang kasalanan ko? Hindi naman ninyo sinasabi at wala naman po nakalagay doon na magbabayad ako ng 300. Kasi doon sa number 3, sinisingil siya ng 190. Pagdating doon sa number 8, 390. May 5 pa.
Pagdating naman doon sa number 11, sinisingil din siya ng 300. O, di ba? Kaya yan po yung sinasabi natin eh. Ha? Ha? Oo, di bali, kontakin mo lang para na sa ganun eh, maiparating natin itong nasabing hinaing ng ilang mga empleyado sa Las Piñas. Pakilakas mo ng konti yung mic ko para hindi ako sumigaw. At yan lang ano, yan, okay na. At dito ay makikita po natin na ang kailangan po natin, kapag kaganyan po, meron kayo nagiging problema sa LTO, huwag po kayo agad-agad magbabayad. Magreklamo po kayo. Para na sa ganon, napagkamalang ko pa nga yung asawa niya na fixer eh. Sinundan ko yung dalawa. Pagkatapos, nagtataka ako kasi galit na galit yung babae at ibinabato yung pera. Yung pala asawa niya yun. No? Tapos, nung sabi ko, bakit ka nag-umiiyak? Kasi sir eh, ano, yung sila naman ang nagbago ng address, hindi naman ako. Pagkatapos, sinisingil nila ako ng 300. Anong kasalanan nung tao na iniban nyo yung address? Eh, siya naman ay hindi po nag-iiba ng address. Kung hindi, Western Bikutan pa rin. Biruin nyo dahil sa kagagawan po ng ilang mga tao o ng mga ilang opisyal ng ating pamahalaan, binabago po yung Western Bikutan, hinati sa dalawa ngayon. Imbis na Western Bikutan lamang, mayroong Western Bikutan Port Bonifacio. Kaya na nakakalito, no? Ito kasing si dating Director Lino Broca eh. No? Lino. Ha? Ay nabinago mula nung siya ay maupo sa nasabing barangay. Yan po yung pinagkaiba, no, ng ating mga kababayan. At lahat po yan ay sinasabi po natin na talagang ang ating ginagawa ay talagang patuloy ng pagsasaliksik, ano? Kahapon nga, yung sinasabi nating grupo ng mga kooperatiba, yung Unified, ano, na pinangungunahan ng chairman nila, vice chairman, secretary, at ilang mga miyembro ang nandito kanina. At kaya po tayo ay ginagawa po natin yung lahat ng bagay para na sa ganoon ay maiparating po natin sa kanila yung mga nagiging problema. At dito nga nakita natin na meron ngang problema, pero yung problema po na yon ay niresolba na po nila. Kaya ang kinukongratulate po natin ang Unified Marketing Services Cooperative Paranaque. Yung iba nakalimutan ko eh, no? Kasi yung papel ay medyo hindi ko nadala, no? At mag-commercial muna tayo, no? Huwag po muna kayong bibitaw, ha? At muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are,
no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Okay. At maganda nga po, sir. Opo, go ahead. Hello? Hello. Maganda nga po. Ano po 'yon? Si Ed Rosales po ito, no, sa Wow Action Balita sa Kakampi. Yes, sir. Opo, ano pwede ko po bang ma-interview sa aking programa ang Happy po ng Las Piñas LTO? Si wala po ang LTO Las Piñas. Ano po ba, sa licensing o sa registration? Sa registration po. Nandito lang po ay yung ating assistant chief. Okay. Ang aming pong jefe ay kasalukuyang may sakit. Okay. Sandali lang po ha, sandali lang. Okay, at wala ba tayong ano? At yan. Assistant chief daw, interview na karaan. Hello. Hello sir, magandang hapon po. Magandang hapon na. Opo, si Ed Rosales po ito, no, sa Wow Action Balita sa Kakampi. Opo, opo. Oo, at pwede ko po bang malaman kung sino po itong aking in-interview ngayon? Si Mr. Villegas, assistant chief ng Las Piñas. Mr. Villegas po. Opo. Okay, at pakilakasan mo nga itong monitor ko ng konti. At Mr. Villegas. Opo. Opo. Kukumustahin ko lamang po yung mga ilang tao dyan
na mga matitigas daw kuno ang ulo. Ano kung paano kung matitigas yung ulo? May kilala po ba kayong Arthur De Losa? Bakit po? Anong ano po? Papaano ko kung paki-check nyo nga po yung Arthur De Losa at saka Teodoro Villa Gomez. Opo. Dahil natatakot daw di umano itong mga empleyado ng LTO ng Las Piñas. No. Oo, pabaliktad nga po eh. Pabaliktad. Ang natatakot, yung empleyado at yung mga fixer, yun po yung nananatili. Opo. Eh, ako pa na, kami naman po nung hepe nandito. Chechikin mo natin kung tutupal yung balitang yun. Oo, kasi ito po yung nakarating sa akin, ano? Ilang araw na po na nakarating sa akin to, at ngayon lamang po namin na-contact yung inyong telepono, no? Pakiulit mo nga yung telepono number nyo dyan, sir. At saka yung... saglit lang, sir, ha? At para maipa-record natin. Sige po. Okay, pakiulit lang po. Oo po. 875. Okay. 20. Okay. 30. Okay. At bali sino itong kausap ko, sir? Mr. Julian Villegas po. Pakiulit lang po, sir. Julian M. Villegas. Okay. Anong position nyo po dyan, sir? Assistant chief po. Assistant chief ng... Las Piñas LTO. Licensing? Registration na. Dalawa ko kasi rito eh. Ah, dalawa. Bali, dalawa po yung hawak nyo. Hindi oh. Sa registration po ako. Iba naman po yung sa license. Okay. Doon sa license, sino po ang jefe ron? Si Joselito Luarca po. Joselito? Luarca. Luarca. O, pwede po bang makuha natin yung number niya? Sandali lang po. Oo, paki-ano na lamang po, pati yung cellphone number nyo para na sa ganon ay ma-text ko sa inyo. Okay, pupuntayin na dadalhin na lang yung telepono, paki-antay lang po. Ano? Okay, sir, at yung cellphone number nyo, sir, pwede bang mahingi ko? Number ng cellphone po ninyo, sir, para maitawag ko lang sa inyo pagka yung sakali. Sige po, 0927. Okay. 444. Okay. 57. Okay. 60. Okay, ano to? Smart Globe. Globe. Okay, Globe. Pakilagay mo Chris Globe, ha? At ito ay gusto po nating itong mga ganitong tao na nananakot ng empleyado ng LTO, aba hindi po dapat manatili ito, sir. Apo. Oo. Empleyado po ba ang na argabyado ganun? Meron po. Marami pong nagparating sa atin, ano? Imbestigahan nyo po itong Arthur De Losa at saka Teodoro Villa Gomez, ha? May specific person po kayo para ma-ano natin, may confront natin kung ano ang problema. Ganito po yan. Bali, ito raw po ay mga fixer. Ah, hindi po empleyado mga hindi fixer. Hindi po ito empleyado. Oo. Kaya po natin ipinararating po sa inyo dahil ang nakakahiya po dito yung inyong mga tanggapan na ginagamit ng mga ito. Sige, titignan na natin yan. Oo, paimbestigahan nyo po ng lihim para nang sa ganon ay hindi na po ako magpasok ng mga spy camera dyan. No, sige po, sige po. Ano po bahala rito? Oo, at makakaasa po ako, sir, ha? Okay, oo, na may imbestigahan at kung totoo na itong mga si De Losa at saka Villa Gomez ay fixer dyan, ipahuli nyo na po. Sige po, bibigyan punta natin aksyon kung talagang may problema. Oo, at kung pwede po, meron po kaming hotline number dito, ay itawag nyo lamang po sa akin kung maaari po. Sige po. Sige okay, po. Ito po yung hotline number po namin dito, 480. 5812. 5812 po. Ano po ito? Radyo? Ano po ito? Sa internet TV po ito? Internet? TV. Pwede nyo TV. Po akong panoorin dyan sa internet po ninyo. Opo. Oo, nang live. Oo, at tinatalakay ko po ito mula ngayon hanggang bukas po, hanggang hindi po nahuhuli ito, no? Okay, sige. Oo. At marami na pong ginagawang kapalpakan eh. Sige. Titignan natin yan. Oo, at sana sir, mula ngayon
Hanggang bukas ay mahuli na po itong mga ito, ha? Sige. Oo, higpitan nyo yung mga picture po ninyo dyan na nasa labas. Oo, yun ang ginagawa natin eh. Opo, opo. At, nakakahiya eh. Kasi marami na pong mga LTO yung inirereklamo. Oo. Naturalusa yan eh. Oo, ganyan talaga eh. Mga, kumbaga, naninira yung iba. Oo. At ako naman po, ipinagbibigay alam ko po sa inyo para nang sa ganon, maging aware po ang tanggapan ninyo dito sa dalawang ito. Sige po. Okay ba? Oo. At sir, pwede bang makausap ko yung sinasabi kong kabilang LTO? Sige po, sige po. Ito po, sandali lang. Okay, maraming salamat sa iyo, sir, ha? Okay, at yan po yung sa tanggapan po ng registration, ano, office. At hello, sir. Maganda nga po, sir. Ito na po si Mr. Roselito Luarga ng Chief ng LTO Licensing Landas Piñal. Okay, maraming salamat, sir. Hello. Hello, sir. Maganda nga po po. Yes, magandang hapon. Oo, si Ed Rosales po ito, no? Sa Wow Action Balita sa Kakampi. Yep. Sa Wow Action Balita po sa Kakampi. Oh, yes, oo. Oo, at gusto ko lamang po sanang maiparating po sa inyo ang nagngangalang Arthur De Luza at saka Chudoro Villa Gomez. Okay. Oo. At kung pwede po, paimbestigahan nyo nga po ito at nananakot daw po ito ng mga empleyado ng LTO. Ah, okay. Mga hindi po ito empleyado ng LTO, ha? Mga standby po ito na fixer sa labas. Yung dalawa? Oo, oo, oo. Mm-hmm. At pakiimbestigahan na lamang po, sir, ha? Ay, tika muna, hindi ako ang mag-iimbestiga nun. Hindi po. Ibig ko po sabihin, paimbestigahan nyo po. Ay, hindi ako pwede ang mag-iimbestiga. Ang mag-iimbestiga nun, yung head nila. Sinong head nila? Oo. Si Arnel Rupa. Tauhan ba ito ni Arnel Rupa? Ha? Tauhan po ba ito ni Engineer Arnel Rupa? Ako? Hindi po, itong sinasabi ko. Yes. Mm-mm. Tauhan niya ito? Yep. Pwede bang makuha ko yung telephone number ni Engineer Rupa? Ay, siya ay wala ngayon at may sakit. Ah, may sakit siya? Mm-hmm. Bali, ang, siya ang happy po dyan sa inyo? Yes, doon sa registration. Aha. Ah, sige, okay. Ano lang ang magsasabi para ano? Para hindi na kayo ang tumawag doon. Oo, sige. At pakisabi na lang po, ha? Oh, oo, pakisabi na lamang po kay Engineer Rupa. Bakit? Ano po ba ang problema nila? Yun lang. Oo, nananakot daw ito ng mga empleyado. Ah. Opo. Ano daw klaseng pananakot? Basta pananakot po. Ha? Basta pananakot po. Basta in general ka na lang. Oo. At para nang sa ganun, masabihan po ito. Ha-ha-ha? Okay lang po ba? Sino po ito? Si Ed Rosales, sa Wow Action Balita, sir. Si Ed Rosales. Opo, sa Wow Action Balita. Pwede nyo po akong panoorin, araw-araw po ang programa ko sa Internet TV. Yung ITV ba yun? Ano? Internet TV. Internet TV. Opo, pwede nyo. May internet po kayo dyan. ITV ba yun? Internet po. Nakalive po ito, sir. Nakalive. Internet TV. Okay. Opo. Pwede nyo pong panoorin ang programa ko. Araw-araw po ito. Live. So, ano lang namin? Action Balita. Wow Action Balita. Wow Action Balita. Opo. So, kung nakuha ka namin sa Internet TV, Wow Action Balita. Yes, at i-type nyo lamang po yung www, isulat po ninyo. Okay, sandali. Isulat nyo. Para na sa ganun ay malaman po ninyo at mapanood ninyo yung mga reklamo. Okay. Sabihin, www.ustream. Yep.
Ustream. Yeah. Oo, okay. That Ustream, ano, that TV. Ay, sandali po ah. At medyo nagluloko yung ano. Okay. Chris, okay, pakibigay mo nga, Chris, oh, para ano. Ulitin po natin, Okay, okay. Chris, pakibigay mo na nga. At, sir, ibibigay lang po sa sa inyo, ha, yung inyong website, ha. O, sige. At, paki-ano mo na lang. Yan po, ano, at tayo kasi, pagka meron po tayo na kuhang impormasyon, ay agad-agad po ina-actionan po ng inyong lingkod. Kasi, yung mga tao po na umaasa po sa atin na makapagbigay ng impormasyon, aba, hindi po maganda kapag hindi po natin naa-aksyonan yung isang bagay na ipinararating na reklamo. Dalawa pala itong tanggapan dito. Registration at saka licensing office. At si Engineer Arnel Ropa pala ito, ha? Ang hepe ng licensing office ng Las Piñas. Nako, engineer, kaibigan, ha? At sana po ay yaan ay inyo pong maaksyonan yung pananakot po ng mga ito. Sapagkat nakakahiya. Aywan ko kung mga siga-siga kayo dyan, ay hindi po pwede yan dito sa programang Wow Action Balita. Kaya nakakalungkot po na kapag yung mga empleyado po ng LTO, kahit na hindi po empleyado ng LTO, ha? Kapag abusado, hindi po maganda yan. Dapat, yung change address, bakit pababayaran nyo doon sa tao? Eh kayo itong nagpalit ng address. Kasalanan ba nung tao yon? Ay yan ang nakalagay sa kanyang lisensya at hindi naman niya pinapapalitan yung kanyang address. Tapos sisingilin nyo, iba't iba ang singil sa bawat lisensya? Grabe kayo. Mayroon 395, mayroon 300, mayroong 195. Ano ba talaga, kuyang, ang totoo? Nasingil ninyo doon sa change address ng lisensya. Umiiyak na yung babae, hindi kayo makaunawa. Ito naman na ito namang asawa, hindi ko malaman, ha? Kung gusto niyang ipagtanggol yung kanyang asawa dahil umiiyak na eh. Umiiyak na po yung tao. Eh paano kung ang pera lamang nung tao ay eksakto? At wala na po siyang pagkukunan. Biruin mo, malaking abala sa kanila. Sa kanilang pagtratrabaho, yung ginagawa po ng ating mga kababayan. No? At dito makikita po ninyo na halos karamihan ng nirereklamo dyan sa LTO ay fixer. Kaya yun po yung ating gustong maiparating, no? Na talagang ang pangunahing problema natin pagdating sa LTO, laging may fixer. Bakit nga ba hindi natin maalis ang mga picture na yan? Sino po ba ang may mga kasalanan yan? Happy ba? Si Secretary June Abaya ba ng DOTC? O yung head ng LTO?
Bakit kaya lahat ng tanggapan ng ating pamahalaan ay may mga pikser? Samantalang nakalagay naman po doon, bawal ang pikser dito sa LTO. Bakit nakakapagpatuloy po sila sa kanilang mga ginagawa at hinahayaan lamang po ng ating mga opisyal, ng ating pamahalaan? At hindi po natin masawata yung kanilang mga ginagawa na panloloko sa tao. Sana naman ay magkaroon ng munting aral itong ating mga kababayan na kumukuha ng lisensya o yung nagpaparehistro. Huwag na po kayong pumunta sa mga pikser. Pagdating po sa LTO, mag-apply po kayo. At kung hindi po ninyo alam sagutin, pwede nyo pong itanong doon sa mga empleyado. At nakalagay naman po roon ang mga question o yung tanong sa pagkuha mo ng lisensya. At halos lahat po yan ay nakalagay po roon sa kanilang mga bulletin board. Kung ikaw ay kukuha ng lisensya, eto po yung mga requirements na inyong dadalhin. Huwag po kayong makipag-usap sa mga pikser. Dahil nakita nyo naman, kanina lang ilang pikser po yung sinubaybayan po natin para dyan sa sinasabi po natin na maging maayos. Eh, nakakalungkot po eh. Lahat po ng mga ginagawa nila ay hindi po nagiging maganda at hindi po naaayon doon sa kinukuha ng mga tao. Sabi nga eh, ha? Kinuha na yung pera, itinakas pa. Fixer ka na nga, kinuha mo na yung pera ng tao, hindi mo pa ipinasok yung kanyang kinukuha. O kanina, hanap-hanap sila ng pulis, no? At hindi nila nakita yung fixer. O, dinakitaan po ninyo, diyan po sa paligid ng bawat LTO, sa iba't ibang tanggapan ng Metro Manila. Hindi lamang sa Metro Manila yan, kahit saan lugar. Basta yan, LTO, DOTC, LTFRB, basta sa transport. Tiyak may problema, araw-araw po yan. Isa nga po kahapon ay nakunan ng grupo ng malaking istasyon ang pangyayari po dyan na nagreklamo po doon sa mga fixer sa LTO. At dito, matagal na po natin na ina-announce ang mga aksyon ng mga grupo, ng mga head ng LTO dito sa May Pasay. Bakit po natin gustong ipanawagan yung mga nangyayari po doon sa mga lumalapit doon sa tao, ha? Para lang makakuha ng lisensya. Ang totoo, ang pagkuha po ng lisensya ay mura lamang. Kakaunti lang naman ang tanong doon. At kung totoo na gusto mong kumuha ng lisensya at marunong kang magmaneho, nakalagay naman po roon kung anong klase ang kinukuha mong lisensya. Kung non-professional o kaya ay professional. At saka yung student permit. Tatlo lamang po yan. At pare-parehas po yan, iisa lamang po ang examen
ng mga yan. Nagiging mahigpit lamang po yan kapag i-examine ka na. Pero lahat po dyan sa may LTO, DOTC, LTFRB, lahat po ng tanggapan, kahit ang DNR, mayroon po mga question na dapat ay sagutin po ninyo. Kung ano po yung kinukuha po ninyo na lisensya. Baka mamaya ay lisensya po sa pagpapaupa, lisensya po sa iba't ibang tanggapan. Ha? O kaya lisensya po na ikaw ay kukuha ng baril. Oh, marami pong bagay kasi ang lisensya eh. Kaya lang iba-iba ang requirements. At iba't iba rin ang halaga ng pagbabayad. 'Di ba? Yan po yung isa sa maganda kung ikaw ay nagbabasa din ng guidelines ng LTO kung lisensya po ang hanap ninyo. At kung kayo ay magmamaneho, maging private o panghanap buhay, ang kukunin yung lisensya, meron pong yang code. May code 1, code 2, code 3, yan, ha? Kasi kung ilan po ang minamaneho po ninyo, truck, pwede yung 2 o kaya 4. 2, 4, 5. Pero ngayon, dahil kapag ikaw ay nagmaneho ng motor, 1, 2, 3, at saka 5. Para yung 1 ay makapagmaneho ka ng dalawang gulong. At kapag nahuli ka at wala ka niyan, ang multa po niyan ay 1.5. Oh. Di ba mabigat? Kung sa isang ordinaryong tao ka lamang na ikaw ay gusto mo talaga na makapagmaneho pagdating sa mga ganong klase, aba eh parang hindi maganda. Kung ikaw ay magmamaneho at hindi tumama doon sa iyong minamaneho. Di ba? Ang pinakamaganda po, kapag gusto mo magmaneho, ay kumpleto ka ng lisensya at handang sumunod sa lahat ng regulasyon ng trapiko. O, di ba? Kaya, napakaganda po kung halimbawa ay ikaw, ha? Ay ikaw po ay nagiging maganda, ha? Nagiging maganda po yung iyong mga ginagawa. O, di ba? Okay, at dito ay marami po ngayon ang maalala nga pala natin nung isang araw daw ay kaarawan ni Konsehal Pinky Lin, no, ng second district second ba o first, yan ha, first district. At dito makikita po ninyo marami po nagparating sa atin na ang ginanap daw po na kaarawan ni Konsehal Pinky Lin ay parang hindi raw po maganda ang kinalabasan. Ang sabi nga, imbis na sana naghanda po siya sa kanyang kaarawan, ay pinamigay na lamang sana daw yung mga nasabing pagkain doon sa taong bayan o kaya doon sa mga senior citizen. Kasi ang mga kasama raw po ay mga senior citizen.
Ang nangyari, panay sa maraw ang loob ang inabot ng mga tao na halos hindi yata pinakain o nakakain. Naku, yan po yung lilinawin natin, ano? At subukan mo nga tawagan itong tanggapan ni Pinky Lynn. 551-8689. Yan po, ano? At okay, at gusto natin na ito ay makarating sa kanila yung mga napapansin po natin. Ha? 851. Eh, tingnan mo. Okay. At yan po, no? At gusto po natin kasi na makuha yung panig ni Konsehal Pinky Lynn. Kahapon nga ay doon sa mga paliwanag ng nasabing chairman, ano, ng kooperatiba na si Chairman na Alfonso Quinto, no? Na okay, at ayan, ano? Okay, walang sumasagot, ano? Siguro, day off na nila lahat, ano? Ha? Day off na ba? Day off na nila. Ha? Ang aga-aga pa, alas 4 gis lang eh. Nag-day off na agad. Samantalang si Ami hanggang ngayon, gumagawa pa ng kanyang trabaho. Doon sa City Hall, wala na yata nagtratrabaho. Nagme-makeup na. Papauwi na sila. Kapapasok pa lang. Papauwi na naman kayo. Grabe naman kayo. Oh. Buti pa si Ami ay napakasipag. Oh. Anong oras na, oh? Hindi pa siya nagme-makeup. Oo. Kahit si Risa, oh, ang sipag-sipag. Oh, 'di ba? Pero dito sa City Hall ng Pasay, walang sumasagot. Oh. Kaya yan, ako, marami talaga. Ha? Ayan. Naku, lagot kayo. Ha? Sabi ninyo, kapag kayo na po ang nakaupo sa trono, tutulungan nyo ang taong bayan. Ha? Eh ngayon lamang eh, wala nang sumasagot. Nako. Kawawa naman ang ang District 1. Ha? Walang sumasagot. Tapos gusto niyo uli na maglingkod kayo? Oh. Gusto niyo uli na maglingkod kayo bilang isang konsehal at gusto rin po ninyo mag number 1 kayo? Aba, paano kayo magna-number 1 niyan? Ang iniwanan nyo po ng mga empleyado nyo, eh pag-alis po ninyo, umalis na sila. O, wala na eh, namasyal na sa luneta. Hindi kagaya ni Ami. O, si Ami, kahit iwanan ng kanyang amo, ha? O kaya ng kanyang boss, nagtatrabaho pa rin siya, hindi siya umaalis. O. Diba, sana gayahin sila. Ha, lagi nakangiti. Oh, meron ba kayo niyan?
Oh, isang ngiti nga, Ami. Oh, ayan, nakangiti si Ami. Oh, kita mo. Dito sa tanggapan ni Konsehal Pinkilin, wala yatang nakangiti rito eh. Oh. Oh, we. Yan. At sa sipag, masipag po si Konsehal Pinkilin. Ang tanong, yung kanyang mga empleyado ba ay masipag rin? We daw. Ha? Kaya sabi nga eh, kailangan pag kung nasaan si boss, nandoon din si Alalay. Kawawa naman yung mga taong to. Ha? Pati si Chris inantok. Ha? At tinetext niya si Konsehal Pinkilin. Eh, ayan ano. At maalala ko nga pala, no? Maraming maraming salamat doon kay Chairman Alfonso El Quinto, no? Chairman ng Unified Marketing and Services, ano? Cooperative or Paranaque Fisherman Wharf. Ha? At tayo nga ay nag-inspeksyon uli kanina sa kanilang mga tanggapan at may mga pinagbago agad. Ha? Yung kanilang mga, yung mga ipinarating ko po. Ha? Ngayon, ang mga tatakbo ngayon sa local position o yung tinatawag na mayor, konsehal, aba, sa March 29 pa ang kampanyahan, hindi po, ay ngayon makikita po ninyo, nangangampanya na po. Ha? Bakit kaya ang pangangampanya po ng ating mga tatakbo sa iba't ibang posisyon kagaya ng konsehal, mayor, congressman, senador? Aba, ay ngayon pa lamang po ay nangangampanya na po sila. Pero March 29 pa ang kampanyahan. Ang tanong po, sinasabi ni Chairman na Sixto Brillantes, nakakasuhan niya at aalisin sa listahan kapag mayroong mga politiko na hindi po sumusunod sa mga patakaran ng COMELEC. Number one, ang tanong ko po kay Attorney Sixto Brillantes, ang chairman po ng COMELEC, sir, karamihan po ng tumatakbo ngayon sa local position, aba, ay nangangampanya na po. Meron na po ba kayo nakasuhan? Sasabihin nyo na naman, kulang kami sa tauhan, kaya hindi namin mamonitor lahat. Ay bakit kapag ka nagpapapreskon ka, sinasabi mo, nakakasuhan mo, ay yung pala wala kang mga tauhan o yung sapat para pabantayan ang lahat ng kilos ng mga politiko. Kaya yun po yung nakakaawa kapag kayong gusto po nila na mangampanya na agad, samantalang hindi naman dapat sila mangampanya. Dahil sa March 29 pa ang pangangampanya para na sa ganon masabi natin na ikaw ay sumusunod sa alituntunin ng COMELEC o yung batas ng COMELEC na tinatawag. Pangalawa, yung accreditation ng mga media, kailan kaya pwedeng mag-apply para doon ay ang pagko-coverage po
ay maging malaya po ang pagko-coverage po ng isang media sa mga butuhan. Kaya po tayo ay ang lagi po nating tinatanong, kailan pa magbabago ang ating COMELEC? At lahat po ng kanilang ordinansa ay wala po naman sila nagagawa. Kumbaga sabi nga panay ni ngaskugon ang kanilang mga ginagawa. Wala naman po silang magawa dahil kulang daw po sila sa tauhan. Ang COMELEC po, kapag dumarating po ang eleksyon o yung mga nagpo-protesta na talo o dinaya sa politika, yan po yung mga pagkakataon ng COMELEC para po makapagtrabaho po sila. At para nang sa ganon, yung lahat po ng kanilang ginagawa at yung mga gusto nilang kasuhan ay makasuhan sa tamang paraan. Di ba? Kaya sabi nga natin gusto lang naman natin na itong nasabing mga ginagawa po ng tiga-COMELEC ay maging epektibo. At paano naman po magiging epektibo yan kung kayo mismo dyan sa tanggapan po ninyo ay hindi po magkandatuto. At wala naman pong sapat na mga tauhan para i-monitor ang lahat po ng ginagawa ng mga politiko. Dapat nga 24 oras kayo nagbabantay sa bawat paligid sa buong Pilipinas. Dahil sa sinasabi nga po ninyo, kulang po kayo ng tao, dapat kung kulang po kayo ng tao, magdagdag po kayo. Imbis po na ipamulsa yung nasabing pambayad doon sa mga nagmo-monitor, huwag pong ibulsa. Huwag po natin ibulsa. Para na sa ganon, maalaman po natin na ito na po yung budget. Nakakahiya ha? Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo, JR. At huwag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita. Pagkatapos po ng ilang paalala. Go. But one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are, you take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Sa tulong mo.
Saw my potential. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At dito ay makikita nyo po na ang tinatalakay po natin ay paiba-iba, no? Dahil ang karamihan po ng ating pinagtutuunan ng pansin, picture, mga ginagawa ng ating mga tatakbong mga konsehal, mayor, governor, congressman, yan po yung pinagtutuunan natin ng pansin kung saan po natin sila sisipatin para na sa ganon ay malaman po natin kung sila po ay lumalabag sa alituntunin ng batas ng COMELEC. At kung ako, sabi ko nga eh, kung itong mga tiga-COMELEC natin ay nagmo-monitor sa bawat istasyon ng mga programa at na, mga TV sa iba't ibang himpilan, hindi na po nila kailangan lumayo. Dahil ang karamihan po nakakakita nito ay yung mga media po. O kaya yung concerned citizen. Para na sa ganon ay maiparating sa kanila at makarating sa kanila ng live yung mga sinasabi po na mga ipinararating sa media. Oh. Kagaya nga po nung binanggit ko sa LTO, yan ay pinarating din po sa atin. Yung para, yung pala naman ay tauhan ng hepe ng licensing office sa Las Piñas. Di ba? At makikita nyo eh, sobra-sobra po. Ha? Sobra-sobra po. At yan po yung gusto natin. At yan po yung gusto natin na makarating sa kanila. Ayan, ano? At yan po yung totoo. At yan ang totoong nangyayari sa ating pamahalaan.
at hindi po nasusubaybayan kung ano po yung mga ginagawa ng ating mga kaibigan na tatakbo sa politika. Hindi bali nga yung mga sumusunod, pero yung mga hindi sumusunod, yun po yung dapat kasuhan. Eh sa umpisa pa lamang po eh. Ha? Eh nakita na po ni Chairman Brillantes yung ginawang pamimigay nung mga nakaraan ni Jambi Madrigal. At bawal daw po yun. Kaya nga po na nagbabala si Chairman Brillantes. Bawal. O, pero bakit hanggang ngayon may kinasuhan ba? Wala. Hanggang doon lamang po. Kaya wala pong politika at politiko na tumatakbo na kayang takutin ng mga tiga COMELEC. Kasi nga po, ang COMELEC ay walang ngipin. Wala pong ngipin. Upangil, para labanan yung mga katiwalian at kulang lagi ang kanilang mga tauhan sa pagmomonitor sa buong Pilipinas. Aba, ay yung mga budget po o pork barrel ng ating mga senador at congressman, bakit hindi po natin tapyasan? At makiusap po tayo sa kanila na tapyasan po at ibigay doon sa tanggapan ng COMELEC para na sa ganon ay mas marami silang mga empleyado na umiikot sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Hindi po yung sinasabi na lamang po na, oh sige, ito yung budget nyo. Bibigyan ko kayo, mag-hire kayo ng mga empleyado ninyo para na sa ganon ay magampanan po ninyo ang inyong mga tungkulin. Ay, wala po eh. Wala pong nangyayari. Kahit siyang mga MMDA, lagi na lamang po silang nagtatanggapan. Pero hanggat sa kasalukuyan, mayroon po ba na ipinagbago ang ating pamahalaan kagaya po ng mga ginagawa po ng mga tiga-MMDA? Ano po yung mga nadadagdag sa mga proyekto po nila? Kayo po ang magsabi, hindi na po ako. Kayo na po ang magsabi kung may nagagawa po ang ating chairman ng MMDA sa bawat kanyang trabaho. Ipinagyayabang niya na marami silang tauhan 24 oras ay babantayan po nila ang kalsada. Nasaan po ang inyong mga tauhan? Nasaan po yung inyong ipinagyayabang na uhulihin po ninyo yung lahat ng lalabag sa inyong batas? Kagaya na lamang po ng kalsada, nilagyan po ninyo ng daanan ng motor, pero nasusunod po ba? Nababantayan po ba? Nakakatakot po. Alam nyo, ilinigay po sa matulin na takbuhan yung linya po ng mga motor. At ito pong mga linya ng motor na to ay pinapasok po maging private car, bus, jeep, lahat po. Pinapasok po yung linya po ng mga ng mga motor. We. Ha? Ay bakit hindi po natin mahuli? Samantalang sa buong Metro Manila, mayroon po kayong CCTV. Huwag nyo sabihin hindi nyo po nakikita. Ang nakikita lamang po ninyo, yung mga hindi po MMDA. Pero pagka yung mga MMDA po na nagtra-traffic at hindi po nagtra-traffic at nagbubulakbul lamang, meron po ba kayong nakasuhan o natanggal? Wala po. Sa baklaran lang po, makikita nyo na po kung ano po yung sinasabi po natin sa ating mga kababayan.
sa baklaran lamang po sa Paranaque, naka-standby lamang ang napakaraming mga MMDA. O yung clearing operation na tinatawag. Sinisweldoan po yan. Kahit na po yan ay OJT o yung casual o regular, pero wala po silang ginagawa. Di ba? Wala po silang ginagawa sa kanilang mga posisyon. Lalo yung mga MMDA, makikita nyo po, diyan sa may baklaran, ang lahat po ng mga MMDA nakangiti at naka-standby lamang. Bakit? Bakit po kailangan na yung mga MMDA po natin ang nandyan sa baklaran at hindi naman po kayan sawatain yung mga illegal vendors? At kung kaya man nila, ngayon ay i-demolish nila, bukas ay babalik po yun. Magkano ang kasunduan ng nasabing mga vendors at ng hepe po ng MMDA? Huwag niyo po sabihin bulag at bingi po kayo. Hindi po dapat yun. Ha? Dapat alamin niyo po lahat yan. Ang sinasabi po natin, sayang ang pinasisweldo po sa kanila. Nagbubulakbol lamang pinasisweldo ng MMDA, saan po napupunta? Ang mga sweldo ng mga empleyado po ng MMDA. At lahat po ng pagkakautang na nasabing mga naupo sa MMDA at hindi po nababayaran yung mga regular na miyembro ng KKK. Oh. At magtataka ka rin sa tuwing mag-aaklas ang mga nasabing mga regular na empleyado ng MMDA, bakit ang malalaking istasyon po ay hindi po ito kino-coverage? Anong mayroon? Anong mayroon sa nasabing grupo na yan at sa loob ng MMDA lamang ang nasusunod? Ano pong mayroon? Wala, di ba? Sasabihin nyo, wala. Wala po kaming pakinabang dyan at hindi po namin alam yan. Laging ganun po ang dialect po ninyo o yung dialogue na ipinararating po ninyo. Pero ang totoo ay mayroon po. Diyan lamang sa sa may Paranaque. Ang lahat ng mga kolorum ng taxi dyan, alam mo, ang pinagyayabang, doble-doble po, kung tawagin ay kambal. Pero dito sa Paranaque po, hindi po kambal. Dikit-dikit. Ang tanong, sino-sino? May LTO, HPG, MMDA, at local police ang mga nandyan. At siya ang nagbibigay ng proteksyon para makapag-operate ang mga nasabing kolorum na taxi at mga pike, pick sticker. At kapag nahuli po ito ng LTO, MMDA, o DOTC, o LTFRB, kahit na ano sangay ng ating pamahalaan, ba isang tawag lamang po? Tapos na po ang usapan, pakakawalan na po yun. Kahit ang nasabing mga tao na yan ay kulurom ang kanilang daladala. Pero kapag ordinaryong tao, ha? Ordinaryong tao, walang pambigay sa proteksyon, huhulihin ka ng mga hinayupak na yan. Pero hanggang ay makapag-operate sila, tiyak
na wala pong problema. Dahil ang pagkakaalam ko po, ang ibinibigay po nito doon sa mga matataas na tao ay yung nasabing mga opisyal ng PNP o yung opisyal na mayor, opisyal na barangay captain. Kaya iba-iba ang nagbibigay ng proteksyon dito. Di ba? Nakakalungkot po. Nakakalungkot po isipin na yan, lahat po ng mga ginagawa po nila ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. At bakit hindi ko sasabihin pagnanakaw po? Ito po, ang bayad sa buwis o yung bayad sa permit, kapag hindi po nila ibinabayad, saan po napupunta? Sa bulsa nila. At sino ngayon ang nagdudusa? Taong bayan. Kapag na-aksidente po at naka-aksidente, lagi pong talo ang may-ari po ng sasakyan. Kasi kolorum. Pangalawa, kolorum na nga po, hindi pa rehistrado, hindi pa kanya ang nasabing kumpanya na yan. Ang pinakamabigat po, hindi po iniintindi nung kanyang mga tauhan. Di ba mali po na kailangan kapag ikaw ay konsulta ng isang opisyal ng ating pamahalaan, lalo kung ikaw ay isang mayor, governor, congressman, barangay captain, dapat meron kang alalay. Dapat lagi kang marunong lumaban sa lahat ng bagay. Na kapag may humiling sa'yo at hiningi ang kanang tulong, agad-agad, parang si Superman, nandiyan ka na agad sa tabi niya. Di ba? Huwag naman po tayong kagaya ng ibang konsehal dito sa Pasay. Sa iba't ibang tanggapan, huwag na lamang po sa Pasay, sa Maynila, sa Paranaque, sa Pasig, sa Muntinlupa, Las Piñas, may kanya-kanyang sariling agenda po. Sari-sarili pong mga video okay, terimbre. Kaya nga, Mr. Bob, ha? Eh, sana po, yung mga pwesto-pweho mo dyan sa Arnais, Makati, ay matumbok na po ng mga intelligence at mga pakawala po ng nasabing direktor ng CIDG o DILG. Di ba? Yan po yan. Kaya kailangan natin yung pangunawa ng ating mga kababayan. At lagi po nating kikilatisin at pagmamasdan kung itong mga kandidatong ito, kailan pa sila naupo at anong mga ginawa nilang mga proyekto. Ito po ba ay hindi nang aargabyado at hindi po salbahe? Yan po. Kaya nga po, sabi natin eh, tayo ay mag-iimbita para doon sa lahat talakayan ng ating mga kababayan. One-on-one talakayan sa Wow Action Balita sa kakampi tuwing araw po ng Friday. O, di ba? Gagawa po tayo nun. Ha? Gagawa po tayo nun para nang sa ganon, tapatan, walang atrasan dito sa kakampi. O, 2013 election. Yan po yung gusto po natin na maiparating po sa kanila ang lahat ng nakikita po natin. Di ba?
siya nga pala ay kinukumusta rin po natin at binabati natin si Vice Mayor Marasigan ng Santo Tomas, Batangas, no? Ay, Vice, hindi na tayo nakita, ah. At napakatagal na pong panahon nang ako'y dumalaw po doon nung nakaraang eleksyon. Nakalimutan na natin, eh, kung anong taon yung mga binantayan natin. At siyempre kay Mayor Loyola, Linda Loyola, Doktora Loyola, at kay Congressman Loyola, no? At sa lahat ng kanyang mayor, vice mayor, konsehal, ay binabati po natin yan. Sapagkat ang inyong lingkod po ang nagbantay dyan nung nakaraang mga eleksyon. Solo plight po tayo dyan na tayo ay nagbantay nung mga nakaraang eleksyon. Sino-sino pa yung mga politiko na binantayan po ng inyong lingkod? Oh, si Jorick Gakula ng Taytay. Yan po ay binantayan din po natin nung nakaraang eleksyon. Si Felix, nabantayan rin po natin. At yung grupo po ni Vice Mayor Marasigan ng Santo Tomas, Batangas ay pumunta rin po tayo doon nung nakaraang eleksyon. Katakot-takot po ang bentahan at lagayan nung mga nakaraan na eleksyon. Katakot-takot po ang mga pinakakawalan ng mga grocery ng mga malalaking politiko at politika sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Malalaman nyo lamang po kapag dumarating na po ang oras ng kampanyahan, makikita nyo po ang tunay na pagkatao po ng mga politiko na to at politika. Makikita nyo na po yung batuhan po nila ng kanilang mga putik, dumi, uling sa kanilang mga mukha sa lahat ng pangangampanya po nila. Kanya-kanya pong dialog sila para lamang mapamahal sa taong bayan. Pero ang totoo, kung sino po yung bato ng bato, siya po yung may uling. At kung sino po yung mapagsilip, siya po yung maraming ginagawa kasalanan. Pero yung tao na tumatakbo at tahimik lamang at wala po namang sinisiraang mga politiko, abay, very good. Dapat sa iyo ay manalo ka sa eleksyon. Yung lahat ng tatakbo ngayon 2013, kapag nakakita po kayo ng isang katangian sa mga politiko at politika, bibihira po yan. Ang katangian po sinasabi po natin, mapagmahal. Pangalawa, hindi po niya sinisiraan ang kapwa niya politiko at politika. Ang pangatlo, nasubukan na po ba natin siya? Ang pang-apat, ano po ang sarili niyang agenda? Bakit gusto niyang tumakbo sa posisyon na yan? Panlima, totoo ba na matagal ka nang nanunungkulan at nagbibigay ng serbisyo sa iyong mga kababayan? Di ba sinungaling? Alam niyo kung bakit? Sinasabi po nila na ako ang dapat niyong iboto. Sapagkat, alam niyo kung bakit? Matagal na po akong nagsiservisyong totoo. Weh! Hindi po totoo yan. Ngayon ka pa lamang tatakbo,
Pagkatapos sasabihin mo sa akin na matagal ka nang tumutulong sa taong bayan at nagsiservisyong totoo? Pah! Kailan ka nagservisyo? Eh, samantalang ngayon ka pa lamang tatakbo, eh, tapos ipinagyayabang mo na ikaw ay matagal na nagsiservisyo. Paano ka nakakapagservisyo na hindi ka naman totoong konsihal ay ngayon ka pa lamang tatakbo? Hindi po kagaya nung anak ni Konsihal Padua na si Ellen Padua ay kasakasama po ng kanyang ama habang siya ay namimigay at nagkakaroon po ng medical mission ang kanyang ama, ay kasama po siya sa nagbibigay ng gamot, nagbibigay ng kung ano-ano para lamang ang kanyang ama ay kanyang masuportahan para sa kanyang mga kababayan na umaasa ng tulong, gamot, center, kung ano-ano pa na kanilang maitutulong sa distrikto. Pero dahil nga sinasabi natin na marami po ang tumatakbo, na lagi po nilang sinasabi na sila'y nakapagservisyo na po, nasaan po ang pinagservisyohan po ninyo? Nasaan po ang sinasabi ninyo na nakatulong na po kayo sa inyong mga kababayan? Weh! Kaya nga po, sinasabi natin na makikita lamang po ninyo sa isang magaling na opisyal yung sinasabi kong katangian. At kung bago naman siya natatakbo, nakapagservisyon totoo, nakasakasama ang kanyang magulang, at kung hindi man, siya mismo ang gumanap sa sinasabi po natin na dapat natin ipagyabang kung totoo na siya ay nakakapagservisyo na nung araw pa na hindi tumatakbo. Aba, ay di ba magaling? Kung totoo nga. Wala naman po sigurong mga tatakbo sa politiko at politika na ang sarili po nilang pera ang iaabono nila para lamang sila ay makilala. Weh. At para sila ay masabing number one. Eh, paano ka magiging number one? Wala kang ginagawa. At kung meron man, eh, pansarili mo naman. Oh, di ba? Ayaw mo talaga na ikaw ay matatalo. Pero ang totoo, ayaw mo rin gumawa at magtrabaho. Oh, di ba? Kaya ang kailangan sa ating mga politiko, number one, karamihan ng politiko na tumatakbo ngayon at nung mga nakaraan, kung hindi anak, asawa, at kung hindi asawa, pinsan, kung hindi po pinsan ay apo o kaibigan, nakasakasama nung nanunungkulan na isang konsihal, habang ang konsihal na ito na siyang nakapwesto ay tinutulungan naman nito na kanyang kaibigan o ng kanyang anak, ang kanyang ama, para lamang maipakita sa kanyang mga kababayan na ultimo ang kanyang anak ay tumutulong sa kanyang ama. Pero hindi nangangahulugan na kapag itong taong ito ay tumakbo sa politika, ano po ang masasabi natin? Di ba ang masasabi po natin kung itong taong to ay tumutulong na noon pa at kilala na ng taong bayan sa Distrito 2
na ito ay talagang tumutulong sa kanyang ama. At may karapatan siya na tumakbo ngayon 2013. Bakit? Sabi nga eh, hindi pa siya hinog sa politika, pero hinog na po siya sa kanyang mga ginagawa at pagsiservisyo publiko sa tao. O, alin po ang gusto ninyo? Mamili po kayo. Yung nagsiservisyo noon pa na hindi pa siya tumatakbo, o yung gustong magservisyo na noon pa ay panalo hanggang sa ngayon ay wala naman pong ginagawa. Ano po ang gusto ninyo? Yung tumakbo noon na wala pong ginagawa, o ngayon tumatakbo na may ginawa na noon pang araw na hindi pa siya politiko? Alin po ang gusto ninyo? O ba, eh kung ako ang tatanungin, mas gusto ko po yung naglingkod na po siya nung araw pa bago siya tumakbo sa politika. Bakit? Yung pong kanyang ginawa noong araw, kung ilang taon na kanyang tinulungan ang kanyang ama, aba, di ba? Napakaganda na nakatulong ka na sa iyong ama, natulungan mo pa yung iyong mga kababayan kahit tumakbo ka sa politika. Ay karapat-dapat ka. Di ba? Karapat-dapat kang maging sure winner. O, sabi nga eh, o, tingnan nyo, ha? Ito, kung susubaybayan mo lahat ang pangyayari dito sa Pasay, dito nga, sabi nga sa inyo eh, may nag-text po sa akin eh. Ha? Eh, hindi ko na nga lang babanggitin dahil masisikat pa siya eh. Pero ang totoo, kinausap po tayo niyan. At hindi po tayo pumayag na mailagay po natin siya. Kaya po gumagawa po ng alibay kung ano-ano po. No? Para lamang ako ay kanya siraan. Pero ang totoo, nag-react sila doon sa aking caption, doon sa aking diaryo. Kailan ba ang number one ay bumaba sa number one? Meron bang ganon? Wala. Hindi bali kung ang bilang po niya ay number two. Hindi naman po eh. Number one naman po talaga siya. Kahit noong nakaraang eleksyon ay number one po siya. Na mismong COMELEC ang humatol para maging number one po sila. Kung nag-number one po ang kanyang ama, natural lamang ang kanyang anak ay susunod sa kanyang yapak. At tinitiyak ko po sa inyo na ang nasabing kanyang anak na matagal nang tumutulong, hindi pa siya tumatakbo sa politiko at politika, ay nagsiservisyo ng totoo. Hinug na po siya sa pagsiservisyo. Sa politika po ay hilaw pa. Pero sa 2013 election, sure win ang kanyang tatamuhin sapagkat kilala na po siya ng kanyang mga kababayan. Yan sa ganang akin lamang po yan. At dito naman po sa Pasig, makikita niyo po na wala pong kalaban ang mga Eusebio. Ang makakalaban lamang po dito sa Pasig, yung Vice Mayor at saka yung mga konsehal ang maglalaban-laban. At nakakatiyak po ako na ang dating Vice Mayor na tumakbong konsehal, aywan ko, siguro pasang-awa ito. Pero panalangin pa rin natin na ito ay manalo sa 2013. Pero ang nakakatiyak na po tayo
sa 2013 election, yung tumakbong vice mayor ngayon, ang nakakatiyak po ako na magna number one sa Pasig. At dito naman po sa Maynila, kung makikita po ninyo, lagi pong top-notcher si Esco Moreno at hindi pa po natalo sa kanyang pagtakbo. O hindi po ako bayaran, ha? Baka sabihin nyo, bayaran po ako. Ha? Hindi po ako kilala ng mga yan. Ito po ay tinatalakay ko at binibigyan ko lamang po kayo ng impormasyon para nang sa ganun ay malaman po ninyo at makarating po sa inyo yung aking nalalaman. At kung gusto nyo lamang po, dito dalawa pong higante ang naglalaban sa Maynila, si Dirty Harry at si Asyong Salonga. Sa kanila nga paghaharap eh, nagkakamay. Pero kung pagmamasdan mo ang kanilang mga muka at titigan, sulyapan, makikita nyo na po ang pagkakaiba. Para bang sabi, ngiting aso. Okay, dito naman po sa Taguig. Kung ang maglalaban po, itong nasabing mayor na sila ni Cayetano at itong kapatid ng dating mayor na si Taguig, eh wala na po tayong oras, no? At patras na po tayo ng patras, no? Bukas at tatalakayin pa rin po natin yan para na sa ganun ay maaga nating maiparating sa ating mga kababayan ang lahat po ng ating nalalaman, ha? Para dyan sa mga politiko at politika na tatakbo po sa kanilang mga posisyon at hinahangad na posisyon. At maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Penny Codemos, kay Sir Rizal, kay JR, kay Risa, kay Ami, kay Chris, sa lahat po ng staff ng kakampi, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, sa chairman po ng Unified Services dito sa May Bulungan, ay ito, binubulong ko po, magandang hapon sa inyo. Ha? At sana po ay manalo po kayo sa labanan, ha? Diyan sa mga ipinaglalaban nyo sa inyong mga kalaban. Ha? At siyempre, dadakuan muli natin yung teacher na humingi na naman ng tulong sa atin, just sa Repsin. Ako, hindi po matapos-tapos yung mga humingi ng tulong. Ano? Maraming salamat po. Bukas, abangan nyo po, alas 3 hanggang alas 5 po ang ating programa, Monday to Friday. Ha? Ay kay Agnes Pabalan nga pala ng post office head, ha? Dito sa main office. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye! Wow! Aksyon Balita! Ugaling makinig at manood sa programang Wow! Aksyon Balita! Hosted by Sir Ed Rosales from Monday to Friday, 3 to 5 p.m.